tanggol ang sumagip sa anak mo. Kinasal tayo, mas maganda pa dito. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matapos sabihin ni Tindeng kay Noy na pumunta muna sila sa palengke dahil baka sakaling dumaan dun si Tanggol, at alam niyang hindi hayaan ni Tanggol na mag-alala siya sa kanya, ay nadatnan nga nilang nag-uusap sina Tess, Marsing at Nita. Sasabihin ni Marsing na kaya naging pugante ang anak niyang si Mokang dahil umano kay Tanggol. Nagdag pa ni Nita na kinakabahan na sila para sa siguridad ni Mokang. Kaya naman dito sinabi ni Tinding na wala umanong kasalanan si Tanggol at dapat pa silang magpasalamat dahil si Tanggol ang sumugip sa anak nilang si Mokang. Sinabi naman ni Noy na kung hindi sinagip ni Tanggol si Mokang ay siguradong wasak na ang puri ni Mokang ngayon. Sa kabilang banda, pagkatapos ng trabaho ni na Mokang at Tanggol, ay nakapagdesisyon na nga silang puntahan ang kanilang mga mahal sa buhay sa pwesto nila sa Quiapo upang hindi na nga mag-alala ang mga ito. Kapante naman si Tanggol na hindi maiisip ng kanyang tatay Rigor na pumunta sa pwesto dahil alam umano ng kanyang tatay na nagtatago nga sila at hindi sila basta-basta lalabas. Ngunit salungat ito sa pag-akala ni Tanggol dahil ngayong marami ng oras si Rigor ay magkasama na nilang hahanapin ni Lena si Tanggol sa lahat nga ng sulok at iskinita ng Quiapo. At sa muling ang pagbabalik ni Tanggol sa Quiapo ay pupuntahan naman nila ang pwesto ng kanyang nanay Tess at Lola Tinding. Gayun din nga si Mokang kung saan naroon din si Namang Marsing at Aling Nita. At matapos magkapaliwanagan ay makakalma na ang mag-asawang Marsing at Nita. Ngunit dito na rin kaya sila masusukol ng kanyang tatay Rigor sa oras na mapadaan si Rigor sa pwesto ni Natinding at Tess sa Quiapo. At dito na rin kaya maghihinala si Tess sa kung ano ba talaga ang mayroong kay Lena at Rigor dahil makikita niya itong laging magkasama. Kaya naman mga kapamilya, kapit lang dahil marami pa tayong dapat abangan sa pagbubukas ng bagong kabanata ng inyong paboritong teleserye, ang FPJ's Batang Quiapo.